Who wants to be a millionaire? Oops. Bago yun ah. Ano ibig sabihin ng millionaire? Para natin maintindihan ang terminolohiyang millionaire, ano ba ibig sabihin ng millionaire? Ito po ang ibig sabihin ng millionaire. Ang millionaire po ay isang tao na maraming pera. Eh ano naman ang ibig sabihin ng millionaire? Ang millionaire po ay galing sa salitang N-I-L, mil, wala. Taong walang pera. Bakit ang mga accountants, bookkeepers, at consultants maraming binibilang at nire-record na pera? Pero yung binibilang na pera, nire-record na pera, at pinangangalaga ang pera ay hindi kanila. Bakit laging nasa millionaryo o kategoryang bakit millionaryo ang tawag sa taong walang pera? Ang unang step para po tayo ay magkaroon ng maraming pera. Ikaw, magparehistro ka. Oo, ikaw, accountants, bookkeepers, at consultants, magparehistro ka. Iparehistro mo ang sarili mo bilang isang BIR accredited tax agent. Aba, maraming benepisyo, maraming tulong ang maibibigay sa iyo ng lisensyang ini-issue ng BIR. Oo, yung CPA license mo. Oo, yung lisensya mo bilang nurse, engineer, architect, kulang po kumuha rin kayo ng lisensya o accreditation na binibigay ng BIR. Tutulungan ko po kayo para makakuha kayo nito. Kailangan po nating pag-usapan bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ang mga accountants, bookkeepers, at consultants. Ito po ang kailangan natin, mga idolo. Idolo na magpupush sa atin para po tayo ay pumunta sa susunod na level. E ano ba yung susunod na level? Ayaw na natin ng kahirapan. Ang susunod na level ay yung kaginhawahan. Sumama ko kayo sa akin. Tuturuan ko kayo. Igagay ko po kayo para po kayo ay magkaroon ng hanap buhay, trabaho, at negosyo. Para po kayo magkaroon ng trabaho at negosyo. Hindi ko uma-idol nung mahihirap. Kasi mahirap na nga yun eh. A-idolin mo pa. Diba kadalasan ang na-feeling natin, huwag naman pong magagalit yung mga mahihirap kasi ako'y galing din sa kahirapan eh. Ang nakikita mo sa kanila, awa eh. Awa sa sarili, awa sa lahat ng bagay. Dapat po, tanggalin na natin yung awa. Yan po yung nagpapababa sa atin. Dapat meron tayong iniidolo. Yung iniidolo po natin, yun po yung magpupush sa atin para tayo umangat. Tingnan nyo po itong taong to. Si Bill Gates yan eh. Kilalang kilala. Nagsimula sa kahirapan. Pero, ang sabi niya, if you born poor, okay lang yun. Hindi mo kasalanan. Pero kung mamamatay ka ng mahirap, ikaw na yung may kasalanan. Ibig sabihin niya, hindi mo ginamit yung talentong ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi mo ginamit yung talentong available na ipinagduduldulan na sa iyo ng batas. Kaya ka naging mahirap. Siya, ginamit niya yung talento na binigay sa kanya ng Panginoong Diyos at yung oportunidad na create ng batas para sa kanya. Green up niya yon. Kaya, napakayaman na ngayon ni Bill Gates. Isa pa hong tinitingala ko, ano po, etong si Jack Ma. Ha? Si Jack Ma, ay nakikita nyo din sa picture na yan, sinishare niya yung kanyang vision sa mga kasama niya.
isineshare ko rin mamaya sa inyo yung vision ko para sa mga accountants, bookkeepers, at consultants. Para namin sa mga taxpayer. So, mahirap din si Jack Ma. Hindi naman mayaman yan eh. Kaya lang, may pangarap. At ang pangarap niya, hindi maging mahirap. Ang pangarap niya, ay yumaman. O, ay ano naman yung kanyang ipinopromote? Ito pong si Jack Ma, ay hindi na kontento. Hindi na kontento sa kanya niyang kahirapan, kaya nangarap. So, ang kanyang plataforma, don't complain. Tama, sasayangin mo lang ang oras mo sa pagko-complain. Gamitin mo ang oras mo sa pagyaman. Eh ngayon, isaksakan na ng yaman eh. Diba? At ito ang taong to, hindi ko naman ito kilala eh. Hindi rin niya ako kilala. So, nakita ko lang siya sa internet at nabilib ako sa kanyang istorya. Ang istorya niya kasi is, meron siyang $400 lang na pera. At iniisip niya kung ibibili niya ng gatas ng anak niya yung $400 o gagamitin niya sa kanyang negosyo. So, ang nangyari, ginamit niya yung $400 niya sa negosyo. Naku po, eh, magugutom yung anak. Pero ngayon, naging successful yung kanyang desisyon. Ayan siya, YouTube sensation na siya. At mayaman. Bakit? Nangarap eh. Nag-take ng risk. Magugutom ang anak o yayaman tayo. Ayun, yumaman. Ikaw sana ganun din ang mangyari sa buhay mo. Bakit mahirap pa rin ang mga accountants, bookkeepers, at consultants? Gusto mo bang malaman? Ipaliliwanag ko sa iyo kung bakit mahirap pa rin ang mga accountants, bookkeepers, at consultants. Unang-una, kailangan ang vision mo is don't die poorer. Kung mahirap ka na ngayon at ang plataforma mo sa buhay, eh okay lang na ganito ang buhay ko. Pag nagkasakit ka, walang ospital dito sa Pilipinas, walang ospital dito na gugusto na gamutin ka. Naku po, hindi po totoo na maraming tutulong sa inyo. Iiwasan ka, iniiwasan ng mga tao yung taong mahilig humingi ng tulong. Tingnan po ninyo yung bansa natin, mas maraming pumupunta dun sa nagbibigay ng tulong. Pero yung humingi ng tulong, walang lumalapit sa kanya. Para siyang mayroong nakakadiring sakit. So, ang objective natin ngayon, mga accountants, bookkeepers, at consultants, don't die poorer. Kung mahirap ka na ngayon, baka pa mamatay ka nung mas mahirap pa. Eh, nakakainis na yun. Kasi makasalanan mo na yun eh. Next natin, ang mission possible natin is, simula ngayon, kailangan nating kumita. Banggitin mo ulit, kailangang kumita. Ulitin mo, kailangang kumita. Sabihin mo yan sa paggising mo, habang kumakain ka ng iyong snacks, habang nagla-lunch ka, at bago ka matulog, sabihin mo, kailangang kumita. Magiging part ito ng iyong sistema, at maniwala ka o sa hindi, magiging malakas ka, matapang, at maparaan para kumita ng tama at naaayon sa batas. Yan ang mission natin. So, tuturuan ko kayong mga accountants, bookkeepers, at consultants ng ginagamit ko sa aking negosyo. Ito po yung 6 C's sa aking, na sa aking pananaw ay magbibigay sa inyo ng kaginhawahan. Handa na ba kayo? Ang unang C is consciousness. Ayan. So, dalawang klase ng consciousness na dapat ninyong maintindihan. Number one, consciousness na ano ba yung alam ko? Ano ba yung strength ko? At consciousness na wala akong alam.
kung wala akong alam, anong dapat kong malaman? So, yun po yung dalawang consciousness. At yan ay napapaloob sa isang bumbilya na bukas at isang bumbilya na hindi bukas. Yung bukas na bumbilya ang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan kung saan kayo malakas na pwede ninyong gamitin sa hanap buhay. At yung bumbilyang hindi bukas, eh kailangan buksan yon. Yun yung unknown. So dun sa unknown, ano yung hindi nyo alam? Definitely ngayon ang mga accountants ang hindi alam taxation. Yan yung Waterloo. Yan yung katalunan nila. Lahat naman ang nasa loob ng Bureau of Internal Revenue nagsimula sa walang alam din yan. Ako rin, nagsimula rin ako sa walang alam. Pero, dahil inamin ko, inaccept ko sa sarili ko na wala akong alam, nagpumilit ako na alamin kung ano yung dapat kong malaman. Yun ang consciousness. Ituturo ko po sa inyo yan step by step para maging magaling, mahusay, at pumikitang accountants, bookkeepers, at consultant kayo. Next po, yung second C is competency. Ha? Hindi dapat na gusto ko lahat competent ako eh. Sa math, competent ako. Sa English, competent ako. Sa science, competent ako. Sa araling panglipunan, competent ako. Hindi. Mamili ka ng isa. Kasi ayaw ng kliyente na napakagaling mo sa lahat, pero hindi ka master. Okay? So, competency. Alam mong gawin from the start hanggang sa finish line. Okay? Hindi from the start ka lang lagi. Pagdating doon sa gitna, tuod ka na. Kailangan alam mo from the start up to the finish line. Yan ang competency. Third na ginagamit ko is confidence. Aba, lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, gusto nyo ba ma-develop yung confidence nyo? Kaya sabi ko, pumunta ka sa isang brand ng hamburger. Ayan. At bumili ka ng hamburger ng kakompetisyon niya. Mahirap gawin yun. Diba? Pero makas-develop yun ng self-confident. Alam nyo, ang self-confident ay isang standby. Standby yan na nasa loob nyo. Standby. Confidence. It's a feeling na kayo ay kumpleto. Next is yung courageousness. Ayan. Yung courageousness, yun yung action. May confident ka na, may susunod mong gagawin is umaksyon. Yeah! Ayan. So, tuturo ko sa inyo pa paano maging courageous sa inyong ginagawa. Courageousness. Third is credibility. Honorable acts. Yung pagtiningnan ka, eh hindi ka mukhang manananggal o hindi ka mukhang manggagancho. Credible ka. Dahil ang binebenta ng accountants, bookkeepers, at consultants ay intangible. Hindi po nakikita. Okay lang kung nagbebenta ka ng ball pen o papel. Nararamdaman yan, nakikita yan, nahahawakan yan. Pero ang services ng isang accountants, bookkeepers, o mga bookkeepers, o consultants, ay hindi po nakikita. Next, kailangan mo ng kliyente. O, paano makukuha ng kliyente? At paano mo mapapanatiling masaya ang iyong kliyente? Lahat lang lettersing yan ay ituturo ko sa inyo. Consciousness, competency, confidence, courageousness, credibility, at pagkuha ng kliyente. Ituturo ko po yan sa loob ng 30 taong kong pagpa-practice na master na po natin yan. Na master na natin yan. At yan po ang willing kong ituro sa inyo sa mga nag-uumpisa, sa mga ayaw nang maging empleyado. Para din po ito sa mga nag-retire. Ngayon, bakit mahirap pa rin ang mga accountants, bookkeepers, at consultants? Ito po yung dahilan. Article 3, New Civil Code. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith.
O ano ka, ano, anong epekto niya sa akin? ATM, simple lang, inuutusan ka ng batas na hindi ka maging ignorante sa kanya. Kasi, pag naging ignorante ka sa kanya, wala kang pera. Ano nangyari? Batas equals pera. Okay, paliwanag ko sa inyo. Umpisahan muna natin dito sa sinasabi ni Dalai Lama. When ignorance is our master, there is no possibility of real peace. Lahat naman tayo naging estudyante. Lahat tayo nagnais na maging top-notcher sa mga examinations na binibigay ng ating professors or teachers. Pero, kadalasan, na pag nag-e-exam tayo, hindi natin nasasagot yung ilang questions na binibigay na ating teacher. Dahil doon, pag umuwi tayo sa bahay, ang unang nangyayari, hindi ka makatulog kasi binigay mo na yung lahat, nag-review ka, at nag-aral kang mabuti, pero ba't ganon? May mga questions ka pa rin hindi masagot. Yan ang tinatawag na unknown. At dahil sa unknown na yan, hindi mapalagay yung utak mo, hindi ka makatulog. Yun yung sintomas na magulo ang kaisipan mo, hindi ka makatulog. Stress. Kasi, sinasabi ng utak mo sa buong katauhan mo na may kakulangan ka. Well, dahil doon, nawawalan ka ng peace of mind. Ha? Wala kang peace of mind. So, kung wala kang peace of mind sa gabi o kahit sa araw nagde-daydreaming ka, sa gabi, nightmare, wala kang peace of mind. Sa umaga, nagde-daydreaming ka, ibig sabihin, may konting ka-ignorantihan ka na dapat mo i-resolve. So, ang walang peace of mind o hindi pagkakatulog sa gabi, yung pong ignorante ay wala pong peace of mind. Laging nagde-daydreaming, lagi pong may nightmare. Ignorance is a voluntary misfortune. Pinili mo. Ikaw mismo ang namili at walang ibang nagpilit sa iyo na maging ignorante. Choice mo yun. So, para mailayo mo yung sarili mo sa ignorante, kailangan mo pang magkaroon ng another choice. Ilayo ang iyong sarili. Unchoice. Kung may choice, unchoice, ha? Tanggalin mo yung choice mo ng pagiging ignorante. Piliin mo maging matalino, maging maparaan, maging maabilidad. Yan po ang kulang sa mga accountants. Puro debit at credit lang. Next, ignorance is always afraid of change. Kaya ngayon, ikaw na natatakot magbagong buhay, ignorante ka! Huwag mo sisihin nanay mo, huwag mo sisihin ang tatay mo na mahirap ka. Kasi choice mo yan eh. Huwag kang mag-complain, sabi nga ni Jack Ma eh. Choice mo yan eh. Diba? Kasalanan mo, sabi ni Bill Gates, kung mahirap ka. Choice mo yan eh. So, may pagkakataon ka na magbago at huwag ka raw matakot sa pagbabago. Change is coming. At ang huli, ignorance is the most expensive lifestyle. Pagaling po sa akin yan. Dagdagan natin, painful experience. Ignorance is the most painful experience. Most expensive lifestyle, most painful experience. Totoo yan, nangyari sa buhay ko yan, Panginoon ko. Kaya ayokong mangyari sa inyo. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ano bang ibig sabihin nun, Mr. Maestro? Yung law kasi ay nagke-create ng opportunities. Kaya create ang law to give equal opportunities sa lahat. Kung hindi mo alam ang law, edi hindi mo alam ang opportunity, hinayupak na yan. Kaya ang daming congressman,
ang daming senador, ang daming taong gustong maging opisyal ng gobyerno kasi natututo sila ng law. At pag nakita, naramdaman nila yung law, nakikita nila may opportunity, may negosyo sa law. Law creates opportunity. Ang law, ginagawa mo, nire-reject mo yung law. Pag nire-reject mo yung law, nire-reject mo yung opportunity. Sabi nga ng isang lawyer, Mr. Maestro, ETM, saan ka ba nakahawak? Ako, attorney, hindi ho ako nakahawak, nakayakap. At hindi lang nakayakap, nakayakap na mahigpit. Mahigpit. Saan? Sa batas. Kasi dyan ako naghahanap buhay. Yan ang pinagkakapirahan ko, batas. Totoo po yan. Hindi ko nire-reject ang batas. Niyayakap ko siya kasi sa batas, nandoon ang hanap buhay. Yun din ang gusto kong mangyari sa inyo. Ituro ko sa inyo paano ko niyakap, paano ko ginamit ang batas para magkaroon ng pera. Kung hindi mo alam ang batas, hindi ka magkakapera. Wala kang pera. Kaya nga hinahamon ko yung mga university schools, baguhin na natin curriculum natin. Ituro natin yung batas para maraming congressmen, maraming senator, di ba? Maraming tatalino ng tao. Next is, yung law protects you from harm. Yan ang ginawa mo. You violated your protection. Eh, sino may kasalanan? Di ikaw. Paano ka proproteksyonan ng batas kung ayaw mo siyang yakapin? Kaya nga, mayayaman ang Ayala. Mayayaman ang C, mamayayaman ang Gokongwei, mayayaman ang Lopez. Bakit? Pinoproteksyonan yung kanilang negosyo ng batas. Paano? Alam nila gamitin yung batas para maproteksyonan sila. Ituro ko na lang sa inyo. Diyos na mahabag, 30 taon na po ako sa ganitong hanap buhay. Turuan ko kayo, magpartner tayo. Trabaho at negosyo po yung ino-offer ko sa inyo. Poproteksyonan tayo ng batas. Ang hinihintay ho ng mga masasamang tao sa gobyerno, magkamali ka. Kasi pag nagkamali ka sa batas, may pera sila. Kasi ikaw, alam mo na, di maganda. Next, law enriches you. Anong gumawa? You choose poverty. Law creates opportunity. Law is business. Law is money. Kumapit kayo sa batas, hindi kayo malulugi, hindi kayo maaapi. Poproteksyonan kayo ng batas. Law will make you a millionaire. A millionaire. A millionaire. Para husto sa mga CPA, ang unang-unang experience ko sa pagiging CPA, napayabang ako ng lisensya. Akala ko, ay kakaibang tao na ako pag meron akong CPA license. Hindi totoo yan. Maraming tao, maraming naging balita na nade-depress yung mga bumabagsak sa board exams, sa CPA board exam. Huwag po ninyong gawin yan. May mga nabalita pang nagpakamatay. Nako po! Kung pwede ko lang ibigay ito at hati-hatiin itong lisensyang kong ito, ibibigay ko po sa inyo at paghatian nyo at lahat na kayo CPA, huwag lang po kayo magpakamatay at magkaroon ng stress. Kasi pampakapal po lang yan ng mukha at pampakapal lang po ng pitaka. Pero hindi po enough yung lisensyang yan. Kailangan nyo pa ng iba't ibang klase ng accreditation. Yun ho ang patunay. Kung enough na yan, hindi mo kailangan na iba't ibang klase ng accreditation. Accreditation sa BSP, IC, BIR, SEC. O, ibig sabihin CPA, bakit pa binigyan ng lisensya ng CPA, bibigyan ka rin pala, hihingi ka pa rin ng accreditation. At kailangan mo pa mag-aral, CPD, CPE, ay napo po. Gastos! Pero, may isa pa akong paraan.
maging tax consultant po kayo o taxation professional. Doon po, hindi nyo kailangan ng CPE, CPD. Magkakaroon po pa rin ng pera. Bakit? Ang ginagamit nyo, batas. Ang tax code, ang batas, prevails over standards na ginagamit ng CPA. Prevails over principles na ginagamit ng mga CPA. Yan pong lisensyang yan, hindi po ninyo malalamon yan. Gagastos lang po kayo para lang dyan. Mas marami pong negosyo ang isang bookkeepers kaysa sa CPA. Mas marami pong negosyo ang isang consultant kaysa sa CPA. Yung pong mga bumagsak sa CPA board exams o yung mga hindi po pumasa sa CPA board exam, ini-invite ko po kayo. Join tayo. Magnegosyo tayo. Kung paano ko kayo tutulungan, mag-meet tayo. Sumama kayo sa orientation ko at tuturuan ko kayo paano maging isang tax expert para may benta po niyo yung inyong serbisyo o yung inyong sarili sa marketplace. Ako po magpo-provide ng isang communal o isang sistema na magkakaroon ng equal opportunity under the law yung mga CPAs and non-CPAs. CPA license. Ngayon, ito pong mga ituturo ko sa inyo ay hindi po galing sa eskwelahan, universities, or colleges, or schools. Wala naman po kasing eskwela na nagtuturo ng tax deficiency reduction specialist. Wala mo. Wala akong eskwelahan na tuturo ng letter of authority specialist. Wala. So, ako po sa 30 taong pagpapractice ko, natutunan ko yun. At pwede nyo pong i-offer yung pagiging specialist nyo sa maraming taxpayer. Okay? Turuan ko po kayo. Yung tinuturo sa eskwela, tama na po yan, maging specialized po kayo sa taxation o expert sa tax. At yun pong generally accepted accounting principle o principles at saka yung international financial reporting standard. Kung mapapansin nyo, nagbabanggaan yan eh. Yan po ay nagbabanggaan dahil sa pera. Ang tawag ngayon po sa Pilipinas niyan ay Philippine Standards on Auditing at Philippine Financial Reporting Standards. Yan po ay hindi galing sa Kongreso. Kinopya po yan sa ibang bansa. Tanong, yung bang PSA o PFRS ay kailangan ng taxpayer? Kung hindi po yan batas, hindi kailangan ng taxpayer. Kasi ang batas creates obligations, creates opportunity. Hindi nagbigay sa akin PSA, PFRS. Hindi nagbigay sa akin ang oportunidad dyan. Kaya kayong mga taxpayer, ang problema po ninyo, kaya kayo na-audit yearly, kumagamit kayo ng PFRS tsaka PSA sa paggawa ng annual income tax return. Baguhin nyo na po yung maling patakaran at maling practice. Ngayon, itetest ko yung mga credibility o competency ng inyong mga accountants. Sample ko lang po ito. Ito po ay isang test of competency. Nag-issue ng VAT official receipt yung isang restaurant o isang hotel na VAT registered. Ikaw taxpayer ka o ikaw accountant ka na registered ka rin as VAT o yung kliyente mo na isang registered VAT taxpayer din ay bumili dito sa VAT registered restaurant o hotel. Ito po yung gastos. Yung kinain nyo, meals 100, nagdagdag yung hotel o yung restaurant ng 12, at ang binayaran nyo, 112. Of course, magre-record ka na sa libro mo. So, ano recording mo sa libro? Debit to expense. Anong klaseng expense? 100. Debit to VAT input, 12. Credit to cash, kasi naglabas ka ng cash na 112. Ang tanong ko sa inyo, mga accountants, anong entry o anong expense yung isusulat nyo? Aba, may mga nagsasabi po na ang dapat ilagay dyan ang expense ay miscellaneous. May mga nagsasabi, representation, may nagsasabi, meals, expense,
Yung sasabi, transportation expense. Mukhang word na yung transportation expense. Ano? Kumain tapos transportation expense. Alam po ninyo, ang lagi kong tinatanong is, yan bang miscellaneous expense? O yaang representation expense? O yaang meal expense mo? Original entry ba o final entry? Aba, may nagsasabi, original entry yan. May nagsasabi, final entry yan. Aba, teka muna. Eh, saan nyo ba nakuha yung original at final entry? May batas bang original at final entry? Yes, mayroon. Pero, sabi nila, sabi nga nung isang professor eh. Alam mo, Mr. Maestro, ganito yan eh. Miscellaneous expense, ah, sa loob ng isang buwan, tototal mo yung miscellaneous expense na yon. Tapos ililipat mo sa final entry. Ano yung final entry, sir? Miscellaneous pa rin. Eh, sir, nag-total lang kayo. Hindi nyo transfer yung original entry to final entry. Pero ganito po kasi yung sinasabi ng batas. Mag-aral po tayo para maintindihan ninyo yung oportunidad at yung negosyo na ibinibigay sa atin ng batas. Ito po yung babasahin natin. Ano na binibigay ng batas? Number one is galing po sa Tax Code Section 4. Ito po nakasulat. The power to interpret the provision of this code and other tax law shall be under the exclusive and original jurisdiction of the commissioner, subject to review by the Secretary of Finance. Wala sa nanonood ngayon ang commissioner. Isa lang ang commissioner ng DIR. Therefore, ito po ang oportunidad. Wala tayong karapatang mag-interpret ng tax code. Bah! Kung wala, may oportunidad. Hanapin ang interpretasyon ni DIR commissioner. Pag nahanap mo, pwede mo ngayong ibenta. Kasi alam mo, yung oportunidad, yung interpretasyon ni DIR commissioner na konti lang ang nakakaalam. E ang pinag-uusapan natin, original entry and final entry. Eh, walang ganong nakakaalam nun. Hanapin ngayon natin. Turo ko ngayon, maya-maya konti lang. Code Section 232 Letter A. All corporations, companies, partnerships, or person required by law to pay internal revenue taxes shall keep a journal and a ledger or their equivalent. Ayun, meron pala tayong journal o ledger. Sa mga accountants, alam na alam yan eh. Journal, tawag natin general journal. Ledger, tawag natin general ledger. Ngayon, anong definition ng ledger? Anong definition ng journal? Sige nga, mag-define ka. Bigyan kita ng 3 seconds. 1, 2, 3. Pag nag-define ka, may kasalanan ka sa batas. Bakit? Eh sinabi na nga ng batas, the power to interpret ay na kay commissioner lang. At hindi ka commissioner, nag-i-interpret ka ng batas. Eh di may mali ka na. Yun ang sinatawag ko na nireject mo yung protection mo na binibigay ng batas. Sabi nga eh, hanapin mo yung interpretation. So, gagawin natin, ituturo ko sa inyo, hanapin natin yung interpretation. So, ito na po yung interpretation ng BIR commissioner. Sabi niya, ang journal daw is equivalent to book of original entry. Ano definition ng book of original entry o yung journal? To which the happenings or transactions affecting the business of a taxpayer are recorded consecutively, day by day as they occur. Maliwanag. Yun daw happenings o transactions na nangyari sa isang araw ang ire-record mo sa iyong journal. E ano, sir, ang ibig sabihin naman ng ledger? May definition din ang BIR commissioner. Ledger, ang ibig daw sabihin ay book of final entry. Ano ibig sabihin? To which are posted the classified accounts
or items of transactions entered in the journal or its equivalents. Yung happenings and transaction, i-classify mo raw per account or item. Ang liwanag, ha? Okay. O ngayon, tanungin ko kayo, ano yung pinag-aralan natin kanina? Debit yung 100 pesos miscellaneous expense, representation expense, or meal expense. Okay. Hindi nyo pa rin mag-get. Okay. Yung miscellaneous expense, hindi ko yan original entry. May original entry, yung happening. Yung representation, hindi ho yan original entry. Maaari ho yung final entry. Yung meal, eh maaaring original entry yun. Kasi yun yung happening. Naintindihan nyo? Meal is the happening verb, nangyari. O ano ngayon yun? Anong purpose mo? Yun ngayon yung final entry, classified account, representation yun. Ah, miscellaneous yan. Ayun. Yun yung sinasabi. At saka, ito lagi namin pinagdidebatihan, RAMO 1-2000. Yung RAMO, ang ibig sabihin ay Revenue Audit Memorandum Order. Hindi gumagamit ng BIR ng Philippine Standards on Auditing. May sarili silang Memorandum Audit. Ang tawag nga RAMO, Revenue Audit Memorandum Order. Ito po nakasulat. No entry shall be made in the ledger unless said entry originates from the journal. Biblical yan. Biblical. Walang makakarating sa ama kung hindi daraan sa anak. O definitely, ang daming matalino at scholar dyan sa Bible, alam nila na ang anak at ama ay magkaiba. O, kung magkaiba yung anak at ama, eh definitely, yung original entry at saka yung final entry, magkaiba din. Otherwise, huwag na natin tawag ng original entry at final entry. Kasi parehas lang. Sabi nga ng professor, miscellaneous, pag tinotal mo, lalagay mo sa ledger, miscellaneous ulit. Eh, katarantaduhan yan. Parehong miscellaneous lang yan. Iba lang yung figures. Pero yung total ng, grand total yan, eh, kasama yung mga small total ng, o small amount ng miscellaneous dito. Mali naman kako yung tinuturo mo sa estudyante. Kaya, magaling nga pumasa sa board exam. Pumasa nga, wala naman trabaho. At pag naging CPA, minimum wage pa rin na sweldo. Bakit? Hindi kailangan ng negosyo. May disconnection eh. Hindi kailangan ng negosyo yung pagiging CPA mo kasi walang gamit sa kanila eh. Kasi ang GAAP mo o PFRS mo o yung GAS mo o yung PSA mo, PFRS, yung International Financial Reporting Standard, hindi batas. Kaya walang epekto sa negosyo ng tao. Ngayon, may batas ba sa accounting, bookkeeping, pang taxation? Yes! Ayan po, mababasa natin. Batas po yan. Sabi ng Section 257B3, any person who offers any taxpayer the use of accounting, bookkeeping records for internal revenue purposes not in accordance with the requirements prescribed in this code or rules and regulations promulgated thereunder shall upon conviction for each act or omission be punished by a fine not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 6 years. If the offender is a certified public accountant, his certificate as a certified public accountant shall be automatically revoked and cancelled upon conviction. And in the case of foreigners, conviction under this code shall result in his immediate deportation after serving sentence without further proceedings or for deportation. Maliwanag po yung sinasabi. By prohibitory, ang tawag ko kasi dito eh, not to do. Huwag mong gawin. Pag not to do ho, ang tawag dyan ay prohibitory provision. Yung pag sinabi natin, huwag kang papatay, that is not to do, prohibitory provision. Magdasal ka araw-araw, for example. Magdasal ka araw-araw. Ang tawag ho dyan ay mandatory provision, that is to do. Clause. Sinabi na accounting bookkeeping mo is in accordance with the tax code.
eh hindi ka gagamit ng PFRS o hindi ka gagamit ng PSA. Wala hong gamit yan sa buhay ng isang taxpayer. Okay? Maniwala kayo sa akin. Maraming tax, maraming ng mga accountants na naging milyonaryo hindi dahil sila ay mga accountant, mga caregivers na po sa ibang bansa. Sabi nga ni ng ating presidente, ayaw na maging mga ibang bansa yung mga Pilipino. Dapat dito may negosyo. Ang ino-offer ko po sa inyo, trabaho at negosyo dito sa Pilipinas. Yan. Oh, kailangan ko lang pong ipaliwanag to. May AIDS. May AIDS day, tama ba? Imaginin mo, yung taong may sakit ng AIDS ay pinagdiriwang pa at inaalala. Huwag naman magagalit sa akin yung mga AIDS. Eh, sino ba may kasalanan kung bakit kayo may AIDS? Diba? Hindi ko maintindihan yung mga minority ang ipinagdiriwang. Bakit hindi natin ipagdiwang yung majority? Eh, sino ba yung majority? Taxpayer. Ni walang day para sa taxpayer. Kaya ini-invite ko po kayo na tayo na lang kahit hindi in-declare ng gobyerno, tayo na lang ang celebrate o magkaroon ng piyesta para sa taxpayer. Dine-declare na po natin every December 9, yan po ay Taxpayers Day. Magbatian po tayo every December 9 na Happy Taxpayers Day. At gumawa ho tayo sa through Facebook, through social media, na tayo ay masaya. Tayo ay iisang komunidad. Tayo ay isang nasyon ng taxpayer. Kahit na taga-ibang bansa po kayo, let us declare sa buong mundo na ang December 9 ay Taxpayers Day. Hindi ko rin alam kung bakit ko napili ang December 9. Story of 500 pesos. Story of 500 pesos. Alam mo, 30 years ago, ang professional fee ko per month is 500 pesos. May mga lumalapit sa aking estudyante, sabi nila sa probinsya is, "Sir, 500 pesos pa rin po ang retainer ko." Nalulungkot ako. 30 years ago, 500 na ako. Ngayon, 30 years na nakalipas, 500 pa rin yung ibang mga accountants, bookkeepers at consultant, pumapayag silang 500. Bakit? Yan ang dahilan kung bakit kayo naghihirap. Kasi kapag walang laman ang utak mo, walang laman ang bulsa mo. Walang laman ang utak mo, walang laman ang bulsa mo. Kapag ito nilamanan mo ng batas, dadami ang iyong kliyente, tataas ang professional team mo. May lumapit nga sa, "Sir, 150 ho kliyente ko." Ikaw, magkano charge mo? 500 pesos. Panginoon, kung hindi ka na nakakatulog yan sa sobrang daming narito, to yan, sir, na-stroke na nga ako eh. Hindi ka ako, sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng taxation. Pagkatapos, magtaas ka ng professional fee. Pag nagtaas ka ng professional fee, makikita mo dyan kung sino yung mananatili sa'yo. Inaasan niya yung professional fee niya. Milyonaryo na siya ngayon. Ginawa niyang 5,000 pesos. Eh, walang halos lahat nag-maintain siya. Imagine mo 150 times 5,000, eh di meron na siyang 750,000 a month. Diba? Kasi sinabi niya, marunong na ako sa taxation at kaya kong proteksyonan ang karapatan at interest ng taxpayer. Kayo rin, pwede niyong gawin yun. Huwag na 500, kawawa naman kayo. Sumama kayo sa akin para yung rate ng professional fee ko maipasa ko sa inyo. Tapos mag-usap na lang tayo later on. Yan. In order to establish your credibility, number one, kailangan meron kang tax code. Ang tax code ay Biblia natin, mga accountants, bookkeepers, and consultants. Parang yan po yung holy grail natin. Nandiyan ang negosyo. Sabi nga ng matatalino, ang tax code daw is a gold mine. Kung gold mine yan, kailangan mo mag-dig, mag-discover, at i-cash in yung iyong nalalaman. Next is, ang problema natin, mga accountants, sa pag sinabi eh, saan ka ba nag-uopisina? Sa bahay. Sira na agad yung credibility sa bahay. Walang naniniwala.
magagawa mo yung magagawa mong dapat sa bahay. Alam nyo ba, may isang Singaporean, nung sinabi ko na ako'y nag-opisina nung araw sa bahay, yung sinasabi niya sa akin, pwede ba bayaran ka na namin pag meron ng end result? Imaginin mo, kung tumagal yung kaso o yung pag-bookkeep ko ng isang taon pa ako mababayaran, ni hindi ka i-reimburse ng pamasahe mo at nakapagkain mo, damit, sabon ng pampaligo mo. Ganun kasalbahe yung iba eh. Kasi wala kang ipagmamalaki. Home, sweet home. Doon ka nakatira. Kailangan meron kang isang space o isang lugar na doon ka naghahanap buhay. It creates credibility. Next, kailangan nating mag-organize. Kung mapapansin ninyo, yung nag-iisang nagpa-practice, madaling matalo nung organize. Diba? Yung general professional partnership, mas mataas silang mag-charge dahil sinasabi nila, mas marami kami. Ikaw, maliit ka, maliit lang yung administrative expense, kaya ito lang ang dapat i-charge mo. Dinidiktahan ka ng kliyente. Ganyan po ang nangyari sa akin. Dinidiktahan ako ng kliyente kung magkano babayaran niya. Para akong nasa divisorya, bargain, bargain, bargain. So, ang gagawin natin ganito. Pag nag-organize tayo, nag-create tayo ng mga maraming branches, pwede mong sabihin, I have 10 branches all over the Philippines. Mayroon ako sa Davao, sa Pampanga, Manila, Quezon City. At marami kami. Just in case, mayroon akong sakit o may pinuntahan akong sa abroad, may magtatrabaho, hindi ka maiiwanan. Yun po ang garantiya ng isang credible na tao. Kaya sumama kayo sa akin. Turuan ko kayo, partner tayo, negosyo tayo. Trabaho at negosyo. Ito po yung tool sa taxation na pwede nyo pong gamitin. So, anong gagawin ko po? Ano ang pangako at naiisip kong gagawin para sa inyo? I-co-convert ko po kayo into product. Parang isda. At ipakikilala ko kayo through advertisement. Katulad ng nakikita nyo parang palengke. Na kayo ay available for sale. At hindi lang kayo available for sale, kayo ay mapagkakatiwalaan. Meron kayong credibility, competency, consciousness, courageousness, confidence, and marami tayong kliyenteng naniniwala sa atin. Ako po ang gamitin ninyong tungtungan para maging produkto kayong pinagkakaguluhan na parang masarap na masarap kainin. So, itong gagawin natin ha. Number one, mag-organize tayo. Mag-meet tayo. Ha? Gagawa ako ng meeting every month ng pag-uusapan natin ay papaano natin maitataas ang iyong professionalismo, ang iyong kaalaman, ang iyong integridad para maging acceptable ka sa mga kliyente. Payayabungin natin ang iyong kaisipan, gagawin natin competent ka kasi pag marami kang alam, dadami ang pera mo. Next, bibigyan ka namin ng magandang address, hindi sa bahay mo, kung hindi sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. And fourth, bibigyan ka namin ng identity, isang accountant, bookkeeper, consultant. Identity ang kailangan mo. Kasi pag nagbenta ka ng walang brand, generic, sorry ha, generic, eh mura. Mura generic. Pero kung branded ka, aba, you can charge a premium. Kaya sumama ka sa akin. Okay, may mga courses tayong ino-offer. Invite ko kayo na pag-aralan lahat ito dahil at the end of the day, matuto kayo niyan, makapag-charge po tayo ng higher professionality at makakakuha tayo ng high-paying clients. Yan po ang gusto natin. Ito naman po yung ating mga contact details. Kung kailangan po ninyo akong hanapin, ayan po.
Marami pong salamat sa inyong pakikinig, panonood, at kung mayroon pong ibang tao na inaakala po ninyo na matututo o matutulungan ng videong ito, ay inaanyayahan ko po kayo na i-share ito sa kanila. Mas marami po tayo na nagkakaisa at may kanya-kanyang iisang layunin, that is maging mayaman, at ayaw na nating maging milyonaryo, gusto nating maging milyonaryo. Paki-share lang po ito o paki-post po ito sa inyong timeline. Marami pong salamat.